Karanasan 65 Setyembre 23, 2024, Lunes. Itong buong araw na ito, nanatili lamang ako sa loob ng bahay namin. At kung mayroon pa rin akong nararamdaman na sakit sa loob ng katawan ko, kaya hindi ako masyadong nakikikilos pa rin. Hindi ko lang matapos-tapos yung mga ginagawa ko dahil binabalikan ko yung mga nakalimutan ko na hindi ko pa rin matandaan ang mga ito. At ang mga gawain ko sa araw-araw ay hindi ko rin nagawa. Kagaya ng pag-aalay ng mga herbs at pagsusunog nito. Dala na rin siguro ng pagkakasakit ko na hindi pa rin ako talaga naka-fully recover. Siguro, maghihintay pa rin ako ng ilang buwan. Kasi nakakadalawang buwan pa lang naman ako matapos akong magkaroon ng major operation. Wala pa rin akong balanse. Nahuhulog ako basta. At ganun pa rin ang takbo ng buhay. Hindi ko lang maturo kung ano talaga ang nagiging sanhi ng sagabal sa panahon. Minsan, panahon. Minsan, ang mga tao. Minsan, ang collective mind ng tao. Sa ngayon, napupunahan ng iba na mahirap kitain ng pera. Kung hindi, maaaring ito ay isa lamang artificial na kalagayan. At sa mga hindi nagtatrabaho ng 8 to 5, naghihintay lang kami ng mga customer o kliyente namin. May mga kliyente at customer pero malalayo sila at iniwasan ko pang magbiyahe ng malalayong lugar. Pero nakakayanan ko naman, nakakarating na ako ng bandang Batangas. Nakakarating na ako ng ibaba ng Cavite. Pero hindi ko lang inaabuso kasi nga pinapakiramdaman ko pa rin ang sarili ko.